Hello guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Guys, nice nyo po bang mag-apply ng calamity loan sa SSS through online? Okay? Yan pang pag-uusapan natin. So, keep on watching po guys para makuha nyo po, ituturo po sa inyo step by step. Okay. Ano po ba ang mga kailangan ng SSS para makapag-apply po tayo ng calamity loan? Okay? Number one, dapat po mayroon po tayong continuous contribution in 36 months or 3 years. Okay? Dapat wala pong putol-putol na hulog. Tapos po, wala rin po tayong pending na loan sa SSS. O kung mayroon man, dapat po mayroon hulog na at least 1 year. O kahit mayroon po siyang remaining balance, makakapag-apply pa rin po tayo ng calamity loan. Okay? Ang pangalawa naman po, dapat po yung lugar or address na tinitirhan mo ngayon, naka-declare po siya ng state of calamity. Ano po ba ang mga state of calamity sa isang lugar? Okay, tulad po ng bagyo, lindol, or mga hindi inaasahan tulad ngayon, yung pandemya ngayon, COVID-19. So, yung mga yon, dapat na ka-declare po siya ng state of calamity para makapag-apply po tayo, para qualify po tayo sa calamity loan sa SSS. Okay? Ang pangatlo naman po, dapat mayroon po tayong account or email na naka-register sa SSS para makapag-apply po tayo through online. So, dapat mayroon po tayong account sa kanila para mabuksan natin ang portal ng SSS. Okay? So, okay, tuturo ko po sa inyo yan dito sa home screen. Keep on watching lang. Okay guys, nandito na po tayo sa home screen ng cellphone ko. So, sundan nyo lang po ako guys. Ang gagawin nyo lang po, buksan nyo po yung Chrome or Google. Or saan po kayo nagbubukas ng site. Okay? So, ilagay natin dito sa taas. www.sss.gov.ph. Itong Republic of the Philippines Social Security System. So, ito po yung makikita nyo ngayon. Ang gagawin nyo lang po, i-check nyo lang po, I'm not a robot. Tapos, submit. Okay? Tapos, yung account nyo, dito sa bandang kanan, i-click nyo po yung member. And then, mag-login po tayo ng account natin. I-blurred ko lang po for security reason. Tapos, check nyo po ang I'm not a robot. And then, submit. Okay. So, ito ang lumabas guys. May makikita po kayo dyan, home, tapos member info, inquiry, e-services, payment reference number or PRN, and logout. So, click nyo po ang e-services, tapos apply calamity loan. Okay guys, so ito ang lumabas yung sa akin. Nag-apply na po kasi ako ng calamity loan, ito ang lumabas. Guys, kung hindi pa kayo nakakapag-apply, may makikita po 'yan diyan. Kung qualify naman po kayo, may lalabas po diyan kung magkano pwede po i-calamity loan niyo po. So, i-ano niyo lang po 'yan, i-next or ipo-proceed niyo lang po. Ganun lang po kadali, guys, ang pag-apply ng calamity loan. Basta tatandaan niyo lang po, i-click niyo po ang e-services tapos yung apply for calamity loan. Ito. Ayan. So, ganun lang po kadali, guys. Ang mangyayari po niyan, kapag nakapag-submit na po kayo ng calamity loan, may mag-email po sa inyo yan. Mag-email po sa inyo yung SSS na approve na yung ano nyo po, calamity loan. Tapos, may magte-text din po sa inyo yan. Okay, guys? So, ganun lang po kadali. Sana may natutunan po kayo sa akin ngayon. Please, don't forget to subscribe my channel. Nasa baba lang po, bandang kanan. Thank you po and God bless. Bye-bye po.